3 weeks, nakapag-lose ako ng almost 2 kilos nang hindi ako nag-exercise. Kasi, guys, hindi naman ako mahilig mag-exercise. So, tinry ko lang itong MET. Hey, guys! It's Jane. Welcome back to my channel. Today, guys, mag-share ako ng some tips na talaga namang ginagawa ko para pumayat ako nang hindi nag-skip ng meals. Unang-una, guys. Unang-una yon. Kailangan mong kumain ng marami sa breakfast. Hindi mo kailangan mag-skip ng breakfast. Bakit? Kasi sa umaga, kailangan natin ng energy. So, sa umaga, talagang damihan mo ang kain. And then, sa lunch, medyo konti lang siya kumpara dun sa kinain mo sa breakfast. And then, sa dinner, guys, pag dinner, konti lang talaga yung kakainin mo. Hindi mo naman, sabi ko nga, kailangan mag-skip ng meals. And then, pag naman sa gabi, make sure na 3 to 4 hours bago ka matulog sa kakakain ng dinner. Let's say, super busy ka, nagugutom ka, and then gusto mo nang matulog, pero gutom ka. Pwede naman, guys, na itulog mo na lang. Kasi, pag natutulog tayo, hindi naman natin kailangan ng energy. Kaya, hindi naman tayo mahihimatay nang hindi tayo kakain. Gusto mong kumain, gutom ka. Pwede ka naman kumain ng mga nuts. Just to make sure na hindi siya carbo yung kakainin mo. Kasi pag carbo, let's say, bread. Kumain ka ng bread sa gabi. And then after 2 hours, natulog ka. Mag-turn siya into fats. Kaya kailangan mong lagi kang may nakastock ng mga nuts sa bahay mo. Just in case nagutom ka at talagang gustong-gusto mong kumain. Yun nga lang, after mong kumain, let's say 1 to 2 hours, gusto mo nang matulog, it's totally fine. Kasi hindi naman siya mag-turn into fats kapag nuts ang kinain mo kasi protein siya. So, instead of bread, kumain ka na lang ng nuts. Para pumayat ka nang hindi ka mag-skip ng meals, kailangan mong gumalaw-gulaw after 15 minutes mong kumain. So, let's say kumain ka ng sa umaga, mga after 15 minutes, kailangan mong galaw-galaw. For example, maghuhugas ka ng pinggan, or let's say, ano bang ginagawa natin sa umaga? Or kahit magbabasa ka ng libro, okay lang naman yun, basta nakatindig, something like that. So, pagkakain mo 15 minutes, galaw-galaw, pwede kang tumindig. Kung gusto mo mag-stretch, stretch ka ng paa mo habang nakatindig ka. Guys, ang isa sa pinakamahalagang bagay na gusto ko talagang i-share sa inyo ay itong tinatawag na MEC. Meat, eggs, and cheese. Ano ba itong mga to? Protina siya, guys. So, lagi mo siyang kakainin every single day. Bakit? Para yung katawan mo mag-burn ng maraming taba, and then yung na-burn ng mga taba, mag-turn naman siya into energy. Kaya nga, diba, nabanggit ko na dapat, instead of bread, pwede kang kumain ng nuts sa gabi. Para yung fats, para mag-turn lang siya into energy. Hindi siya yung mag-stuck sa tiyan mo. Kailangan mong kumain ng maraming meat, eggs, and cheese. Again, para maging maganda rin na maging firm yung muscles mo, sabi nila. So, nag-try talaga ako, guys, na sundin itong tinatawag na MEC for 3 weeks. 2 years ago, nagsimula ako ng ganito. And then, in just 3 weeks, nakapag-lose ako ng almost 2 kilos nang hindi ako nag-exercise. Kasi, guys, hindi naman ako mahilig mag-exercise. So, tinry ko lang itong MEC. Itong MEC, meron siyang libro in Japanese. So, yung asawa ko, siya yung nakabasa ng libro na to na sinulat ng isang Japanese. And then, na-share lang naman niya sa akin na, oh, meron ganitong MEC, MEC. And then, tinry namin. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung diet namin. Meat, eggs, and cheese every single day. Hindi ako gano'n nagugulay. Minsan, gusto kong kumain ng gulay. Minsan lang talaga. Yun lang talaga. MEC. Meat, eggs, cheese. At talagang nag-lose ako ng weight even without exercising. Diba nabanggit ko sa inyo, hindi talaga ako mahilig mag-exercise. Guys, at eto pa. Meron ding nabasang libro yung asawa ko about dito sa The Longevity Paradox. How to Die Young at a Ripe Old Age. Maganda tong libro na to. Lahat talaga andito na kung paano ka mag-maintain ng skin, kung paano mo i-maintain yung figure mo, kung paano ka nga sabi nga, to die young at a ripe old age. So, sinusunod namin yung iba dito, yung mga suggestions dito. Pero kung susundin mo siya lahat, sobrang hirap kasi medyo mahal. Ang pwede kong i-share sa inyo ito na sinimula namin ng asawa ko. Yung pag-inom ng MCT oil,
MCT oil, guys, galing siya sa coconut. Medyo pricey siya. So, ang binili lang namin ay yung hindi medyo mahal. Try lang. At ang ganda ng epekto niya kasi ako, usually sa hapon, pagod na ako. Ang trabaho namin from 8 to 5:30. Tapos, from 5:30 hanggang mga 9 o'clock, non-stop na yon. Kasi after work, pupunta pa ako sa daycare center, pipick upin ko pa yung mga anak ko, and then pagbalik sa bahay, alam nyo naman, ang isang ina, ang daming ginagawa. Super busy na. Pero, hindi naman ako ganun napapagod. So, yun yung epekto sa akin ng MCT oil. At isa pa, maganda daw talagang kumain ng nuts according sa book. Pero wag lang daw almond, sabi nila. Sabi sa book ha. Ang maganda daw cashew nuts, walnuts, yun ang magandang i-consume. Maganda siya sa flora ng stomach natin. Yun ding MCT oil, maganda rin siya. Bakit? Kasi nga, binuburn niya yung mga excess fat sa katawan mo. And then, yung isa pang suggestion na nasa book, eat black chocolate, 70% daw pataas. Maganda daw siya sa flora ng stomach natin. Kasi sabi sa book, to stay younger, kailangan mong may maganda kang, how can I say, maganda yung condition ng stomach mo. It means, rich na rich siya para makapag-absorb siya ng maraming nutrients. Kaya yung nuts, MCT oil, maganda siya sa tummy, black chocolate. At guys, ito pala, nakalagay sa book guys, dapat daw umiwas uminom ng milk. Hindi daw siya maganda sa tiyan, sabi sa book. So yun yung mga bagay-bagay guys na sinusunod namin ng family ko. Simula mabasa ng asawa ko yung about dito sa longevity paradox. How to die young at a ripe old age. Guys, yung MCT oil at saka dun sa book, I'll try to give you the link. At kung bibili kayo, I will get a small commission. Pero I don't push you na gamitin yung mga links ko sa description box. Pwede naman kayong pumunta lang sa Amazon at mag-research kayo doon na mga na-i-share ko today. So that's all for today. At sana may natutunan ka. At sana umayat ka without even skipping meals. At sundin mo yung mga tips na na-share ko today kasi lahat siya ginagawa ko. That's all for today and see you soon. Goodbye. Have a nice day.